Nitong ilita at ang istra.
Isang maligaya at mapagpalang araw sa iyo, mga kapatid. Tayo ngayon ay nagkatipon-tipon upang masaksihan ang pag-iisang dibdib nila Angelo at Iseline na ngayon ay magdiriwang bilang isang katawan at kaluluwa na puno ng pagmamahal. Tayo ngayon ay makiisa bilang isang sambayanan sa pagdiriwang ng Banal na Eucharistia na pamumunuan na Reverendo Padre Efren G. D. Guzman, SBD, upang ang biyaya, gabay at pagmamahal ng Panginoon ay mapa sa kanila. Magsiupo ang lahat at ating saksihan ang prosesyon ng ikakasal.
sitayo ang lahat. At ating tanggapin ang babaeng ikakasal. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Ating ngayong awitin ang pambungad na awit. Salamat sa mga magulang, ninong-ninang mga kaibigan para magpasalamat sa Diyos. Pinagsama kayo ng Panginoon at pinagsama ang dalawang pamilya. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
tayo maging katapat-tapat sa pag-aalay na ito. Ang kasal na ito for the glory of the Lord. Dasalin natin ang pagpapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Hiliumin tayo ng dugo at pag-ibig ni Jesus, sana mawala na ang pandemya. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. And compassion. Angelo at Aiseline, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Tanggapin mo ang aming kahilingan.
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kalitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang o Hesukristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa itaas mga magulang, taas ang inyong mga kamay, ninong-ninong mga abay, taas po, blessan natin dalawa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan mula sa aming puso, iyong tinalaga. Ang pag-isang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa nila Angelo at Aislin ang ay umaako sa banal na tipan ng kasal. Naway mga ibabaw ang ipinahayag nilang pagmamahalan sa ngalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo. Sa ikararangal ng Ama, iisang Diyos, iisang pag-ibig, magpasawalang hanggan ang mamahalan. Amen. Magsiupo ang lahat at tayo'y makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya na makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubayan dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinahilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating itutugon, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat taong sa Panginoon may takot. Ang maalab na adhikay, sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos.
sa tahanan, ang asawa'y parang ubasan na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Ang sinuman kung Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa Siyon, pagpapalanawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo ang lahat para sa ating ebanghelyo. Magmahalan tayo katulad ng pagmamahal niya sa atin. Sa iyong katabi, sumaiyo ang Panginoon. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pag-ibig, makontrol ang isip, bibig at puso. Noong panahon yon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siduin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasang sa kasulatan na sa pasimulay nila lang sila ng may kapal, lalaki at babae, at sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Pag ikakasal daw, hindi na kailangan na humili. Sapat na. Inaya mo ang pamilya, mga kaibigan, para pasalamatan ng Diyos. Kaya raw, Aislin, A, unang Diyos. Sel, magbigay buhay. Lin, magpatawad sa puso. Pero Angelo, Rafael Hinulong na maging anghel at matawaran, di ba? Wala raw kasal, gobyerno o bayan na walang patawaran. At Tinoko, Napongyo Chong Chi Chomi, ang malaga sa Tinoko yung salitang kuyang, ibig sabihin, kakasal nga pero may income savings na yun. May mga kaibigan, mga magulang, eh kumusta? May naka-ready ba tayo pang alalay? Kaya nga po, ang bawat kasal, lumalapit ang Diyos sa bawat pusong tumitibok. Patunayan mo nga! Kung titignan mo ang mata mga narito, may naramdaman sa mukha. Ano ibig sabihin nun? Mga magulang, may naramdaman sa balikat.
sa puso, sa likod. Kaya salamat, Panginoon. Masinip ng pagsusuri kung magsasalita ang magulang dito sa mukha. May takip na face mask. Anong dasal natin? Sa mundo, sa 100 ikinasal, ano nangyari? 50%. More than 50% divorce. Bakit po? Eh, dahil nga may takip dito. Bakit po? Ah, ano? AC din. Nadinigun ba yung mga Marisol? Marisol Sulang, Marichismoso Bungangero Nager, yung putak ng putak. Nako! Talaga namang ang demonyo, wala nang ginawa kundi sirain ng mag-asawa. Eh, ang titingnan yung mga magulang, kung tinawag mo ni Lord sa kabila, ayan, mga pamilya na apektuhan ng baha, pero pinalaya na ng Panginoon, o COVID, at ngayon sa ating buhay. Kaya salamat sa inyong kasal, nakaplano na po sa pag-ahari ng Diyos. At sana nga, kung naramdaman natin sa ating mukha, pagmamahalang Diyos, eh naroon ang tinatawag yung pag nagmamano kayo sa mga magulang na katatanda, yun, may tiwala ba kayo sa Diyos? May tiwala ba kayo sa inyong krus? May tiwala ba kayo sa salitang ito? Sa napirasong tinapay, ano yun? Walang perfect na asawa, magulang anak, future. Minahal mo, hindi perfect. Kung isang araw maaksidente, mahal mo pa rin. Hanggang sa dulo, kaya nga, kumari daw, wala na magpaliwanag eh. Tama na rin yung awit ng mga ninuno. O sabihin nyo nga sa bawat isa, ikaw lamang ang aking iibigin magpakailanman. Ulitin nga, ikaw lamang ang aking iibigin magpakailanman. Umamay na natin kantahin ha. Itutuloy natin yung mga natutunan. In-interview ko yung dalawa eh. Pero kung pagsasamahin natin, mga itinuro ng magulang hanggang sila'y lumaki, ano naman yung naramdaman sa balikat? Kung naniniwala ka, dali mo yung krus araw-araw. Ayun po yung tiwala, pero may vision, may pangarap. At kalmado. Sana walang nervyoso. Ang problema, yung mga iikasal pala, eh may sira ulo, may S-sumpong, S-P-self-pity, K-S-P, walang sa pansin, iaya yung po mga sinasapian. Yan po, marami kaming dinadasalan dito, deliverance. Emotion, di makontrol. Emotionally induced illness. Pag sinapian, dahil na-involve sa casino, sa sugal, sa drug, sa bisyo, masamang ugali, ayun, ITI. Yan po ang gumugulo. Sa mga ninuno, mga magulang, mga anak ngayon, kaya Ephesians 6, laging kumapit kay Lord. Yung sinabi nating Rafael, hinilong tayo, isuko lahat kay Lord. 1 Peter 5:7, magpatawad sa puso, matawaran. Salamat, Panginoon. At ano naman yung pag nagdarasal ang mga magulang ay naramdaman? Ang sakit sa likod. Ano ba ito? Takot, galit, kawalan ng pag-asa kapag narinig ng malaking pagsubok. At dito sa puso na masabi mo, ito ang salita, hindi na ako, kundi si Kristo na. Pag isang binanggit mo rito, pananampalataya na may pagpapakumbaba, kapayapaang ligaya dahil alam mo, ang Diyos hinihinga mo, nasa iyong puso tumitibok. At kung walang pagmamahala ng Diyos, ay nako, ay daling gibayin ang kaaway. Kaya salamat, Panginoon, nasa puso, pagmamahalan. Saan nakikita? Kasal na sinasabi ng magulang sa anak, ay, siguruhin mo yan, walang sakit sa bato, ha? Ano yung bato? Angelo, yung sakit sa bato, batugan, di ba? Delikado. Kailangan masipag. At productive, practical, dahil natutunan sa mga kaibigan, sa mga magulang. Ito ang dialogo, ito ang direksyon, ito, kaharian ng Diyos. At kaya pala'y nagmamahalan, kailangan ikasali, may dalawang tenga. Pag pinagdikit po yung dalawang tenga, ano po yun? Yun ang kalalabas ang puso, hindi po ba? Puso ng Diyos. Hinihinga ko, tumitibok sa aking puso. Kaya salamat, Panginoon. Hindi na namin kailangan ng paliwanag sa kasal nito. Sapat na narito kayo. Oo, hinga kayo ng malalim, ha? Oo, for the glory of the Lord. Awitin natin para sa kanila. At maalala ng mga magulang narito na kung
sila'y tinawag ng Diyos upang rin magsama at ngayon narito kayo para ipagpatuloy ang pag-ibig ng Diyos. Ikaw lamang aking ibigin magpakailanman, awitin po natin. Nanay, tatay, mga barkada. Ikaw lamang ang aking iibigin magpakailanman. Ah, samahan niyo ako. Nag-iisa yata akong kumakanta. Ang pag-ibig ko sa iyo ay tunay, nais ko sanang patunayan, huwag ka nang mag-alinlangan. Haranay mo, Angelos, ang sumpa ko sa iyo'y asahan. Hinga ng malalim. Ikaw lamang ang aking iibigin magpakailanman. Tumayo po tayo. Panalangin ng bayan. Arito ng kasal, minamahal kong Angelo, Aisling, narito kayo ngayon upang pagtibayin ang inyong pagmamahalan sa harap ng Diyos. Manatili kayong nakaupo, inanyayahan ko ang ating ikakasal kasama ng ninong at ninang na tumayo sa tabi nila para simulan ang rito ng kasal. Inanyayahan ko din ang mga magulang. Ng kamay. Okay, Lord. O, pakihawak ang kamay, ha? Mahalan nyo. Ayan, nakaikot ang inyong mga minamahal. Hindi ko ngayon sa buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Aisling, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Angelo na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Uy, malakas ang sagot. Matibay, buhay na buhay ito. Swerte mo, Angelo. Angelo, bukal ba? O, pakiayosin mo na, ha? Bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Aisling na iyong pamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Yes po, Father. Uy, mas malakas. Dapat naman, eh, tatay eh. Okay? Kayo ba ay handang arugain at palakihin ang mga anak na ibibigay sa inyo ng Diyos bilang mabubuting Kristiyano? Yes po, Father. Mag-isa. Opo, Father. Angelo, Aisling, gayong kayo ay nagnanais na mag-isang dibdib for the glory of God sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Salamat. Magkahawak inyong mga kamay at ipapahayag ninyo mula sa puso ang sakramento ng pagmamahalan. Aisling, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Angelo na narito ngayon, alisunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang asawa? Opo, Father. Angelo, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Aisling na narito ngayon, alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang may bahay? Opo, Father. Ngayon ay hiniling ko na sabay ninyong dasalin ang panalangin ito. Mm-hmm.
Nasaan po, Father? O Panginoon, kami po ay inyong lumubing magkaisa ng kalaobot ng damin mula ngayon sa kaginhawahan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatuloy ng simbahang pinagtitibay ko't binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ikararangal ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Singsing at aras. Angelo, Aislinn, ngayon ay hiniling natin sa Diyos ang kanyang pag-usbas sa inyong singsing at aras. Ang Panginoon ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Usang may gawa ng langit at lupa. Manalangin tayo. Basbasan mo, Panginoon, itong mga singsing at marapatin mo sila Angelo Aislinn na magsusot nito na maging kawangis mo sa iyong wagas sa pag-ibig at walang maliw na katapatan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Baso na mo, Panginoon, ang iyong lingkod na si Angelo at Aislinn at pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayan na sinasagisag mga aras na ito sa ikapagkakamit ng buhay na walang hanggan. Inidulog namin ito sa ngalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo sa ikararangal ng Diyos Ama, iisang Diyos, iisang pag-ibig, nagmamahalan, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Isuot ninyo ngayon ang mga singsing na ito. Angelo, nagyan mo kay Aislinn. Sabi mo, kinakamamahal kong Aislinn. Kinakamamahal kong Aislinn. Isuot mo ang singsing na ito. Isuot mo ang singsing na ito. Bilang tanda ng aking pag-ibig. Bilang tanda ng aking pag-ibig. At katapatan. At katapatan. Sa ngalan ng Ama. Sa ngalan ng Ama. At ng Anak. At ng Anak. At ng Espiritu Santo. At ng Espiritu Santo. Buong puso kong tinatanggap, mahal ko. Buong puso kong tinatanggap. O, ikaw naman, Aislinn, bibigyan mo kay Angelo. O, pinakamamahal kong Angelo. Pinakamamahal kong Angelo. Isuot mo ang singsing na ito. Isuot mo ang singsing na ito. Bilang tanda ng aking pag-ibig. Bilang tanda ng aking pag-ibig. At katapatan. At katapatan. Sa ngalan ng Ama. Sa ngalan ng Ama. At ng Anak. At ng Anak. At ng Espiritu Santo. At ng Espiritu Santo. O, sasagot, buong puso kong tinatanggap. Buong puso kong tinatanggap. Si Aislinn Treasurer Angelo, ha? Talaga, teamwork, teamwork. Salamat sa Diyos. Amin niyo po sa Diyos. O, pinakamamahal kong Aislinn. Pinakamamahal kong Aislinn. Nilalagap ko sa iyo. Ang mga aras na ito. Ang mga aras na ito. Natanda ng aking pagpapahalaga. Natanda ng aking pagpapahalaga. At pagkalinga. At pagkalinga. Sa kapakanan mo. Sa kapakanan sa ngalan ng Ama. Sa ngalan ng Ama. At ng Anak. At ng Anak. At ng Espiritu Santo. At ng Espiritu Santo. Aislinn. Tinatanggap ko. Tinatanggap ko. Ang mga ito. Ang mga ito. At nangangako ako. At nangangako ako magiging iyong katuwang. Magiging iyong katuwang. Sa wastong paggamit. Sa wastong paggamit. At pangangasiwa. At pangangasiwa. Ng ating kabuhayan. Ng ating kabuhayan. Sumasampalataya ako. Magsitayo po ang lahat. Maaari nang bumalik ang mga ninong at ninang sa kanilang mga upuan kasama ng mga magulang.
panalangin ng bayan. Mga minamahal kong kapatid, tayo manalangin para sa simbahan at sa bagong kasal na sa pamamagitan ng kanilang pag-iisang dibdib ay pagpalain sa pakikipag-isa ni Kristo ng Espiritu Santo sa ikararangal ng Ama. Isang simbahan. Sa bawat panalangin, sasagot tayo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang simbahan upang katulad ng tapat na esposa ni Kristo ay manatili itong tagapagpahayag ng mabuting balita para sa kaligtasan at pag-ibig ni Kristo para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang mga naglilingkod sa pamahalaan. Naway maging daan sila ng Diyos upang mapangalagaan ang mga pamilya at ang buhay sa lahat ng paraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang lahat ng pangangailangan ng ating mga kapatid. Higit sa lahat, iyong mga may sakit, mga may kapansanan, mga nasa kulungan at mga pinabayaan ng kanilang magulang at kamag-anak. Naway maliwanagan sila upang mabuksan ang ating puso sa pagdugon sa kanilang pangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Itaas ang mga kamay, lahat po tayo, itaas ang mga kamay para mabless si Angelo at Aislinn. Ipanalangin natin sina Angelo at Aislinn na ngayon ay pinag-isa sa pag-ibig ng Diyos. Naway maging masigasig sila sa pag-aaruga at tapat ang mga alaga na kanilang magiging mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At ipanalangin natin ang mga kabataan na tutugon sa tawag ng pag-aasawa. Naway makita nila ang kagandahan ng buhay may asawa sa pamamagitan ng halimbawa at karanasan ng iba na buong puso na mumuhay bilang may asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, kalugdan mo ang iyong mga lingkod at gawaran mo sila ng mga biyaya, ng mga handog, ng Espiritu Santo, pagpapala sa isa't isa. Sa paglipas sila sa buhay na ito, naway magkamit sila ng gantimpalang walang hanggang pagmamahalang kaligayahan sa iyong kalooban, sa iyong kaharian. Kasama ng kanilang mga anak at lahat ng sa kanila ay nagmamahal. Inihiling namin ito, Ama, sa ngalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ay iyong dinggin.
at ang paglalagay ng korpo. Salamat na ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain ang mga handog para sa pagmamahal nila Angelo at Aislinn, ang pag-ibig na nagmula sa iyo. Ang pag-ibig na kanilang tinataglay, loobin mong kanilang maihandog sa iyo. Sa kanilang pagmamahalan na araw-araw, inspirasyon ng mga ninuno, mga magulang. Sa ngalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pwede bang sabihin sa iyong katabi, sumayo, Panginoon. At sumayo rin. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Marapat na siya ay pasalamatan anumang pagsubok ang dumarating sa ating buhay sapagkat walang pinakamamahal ng Diyos tulad mo, tulad ng ating mga nino, lahat po ay dadaan sa malaking pagsubok upang kami maging karapat-dapat sa iyong pagpapala. Sa kanyang paghihirap, kamatay at muling pagkabuhay, ang inyong bagong tipan sa iyong sambayanan ay nagahain sa amin ng iyong buhay at pakikipag-ugnayan bilang mga kasalo sa iyong kadakilaang pagmamahalan, pagpapatawaran, pagdadamayan tungo sa walang hanggang kaligayahan. Sa dakila, pag-ibig na hain ng iyonak, pinagbubuklod mo ang mga mag-isang dibdib upang sa pagsasamay habang panahoy mailahad ang iyong katapatan pagmamalasakit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan, Santo. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiloob po ang lahat. Kaitaas ang hininga mo siya, tumitibok sa iyong puso. Ang lamis ang ito hindi nakahiwalay sa merienda mo mamaya, sa iyong trabaho, sa iyong pagmahal, paglilingkod. Ang misang ito hindi lang Papa, Bishop, mga pare. Noong araw ko'y pag nahuli, ang mga pare magmisa'y pinapatay dahil galit sila kay Kristo. Kaya salamat Panginoon sa misang ito. Ikaw ang magdasal sa aming puso. Hindi lang sa pagpala sa mag-asawang ito, kanilang pamilya, sa ating bayan, sa buong daigdig. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niyang pinapay, pinasalamat ng kanyang Ama, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin
ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Pwede mong pasalamatan mo ang Diyos, awitin, O come, let us adore Him. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him, cry the Lord. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, Ama, ibinigay ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Pwede bang pasalamatan ng Diyos? Awitin, to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Sabihin po, my Lord and my God. My Lord and my God. We love and thank you, Lord. We love and thank you, Lord. Ito po ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Diyos naman, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na magdasal dito, magpasalamat. Pagdasal ang bagong kasal at pagpapala para sa kanilang minamahal at sa aming ding bayan. Isinasama ng kaming nagsalo-salo sa iyong salita na magbigay ng magandang payo sa mga kaibigan at sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisang nag-uunawaan, nagpapatawaran, nagdadamayan sa tulong ng Espiritu Santo. Diyos Ama, lingapin po yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig sa mga kapuswalan. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose, Cardinal at Bingkula, naming obispo at ng Tanang Kaparian at ikaw mismo dyan. Kahit iba pa reliyon mo, mahal ka ng Diyos, alam niya nagmamahal ka. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, lalo na mga tinawag mo sa bagyong Odette, sakit na COVID, sa gera, sa masamang sakuna, o nasirang inang kalikasan. Pagpalain mo sila at ang kanilang mga mahal sa buhay. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang hanggang pagmamahalan. Kaysa ng mahal biring Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabyak, San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lug sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak naming Panginoong Hesukristo.
Pakitaas po dalawang kamay, itaas ang minamahal lalo ng mag-asawa. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ang dasal na ito ay mahalaga ba sa buhay mo? Matagal na kulaman, siraan, magkaharap sa hukuman, subalit ang inawit nila ang dasal na ito ay muli silang nagsama. Pagpalain lahat ng pamilya, pagpalain ang mga minamahal sa buhay, ang ating komunidad, ang ating bayan sa dasal ni Jesus. Dasalan sila at pagpalain din ang mga mahal niyo sa buhay. Ama naming banal, ikaw ang lumikha sa sanlibutan at sa sangkatauhan na iyong ginawang maging lalaki at babaeng iyong kalarawan at niloob mong mapuspos ng iyong pagpapala sa pagpapakasal. Dinadalangin namin ang babaeng ito na Iselin ngayon naging kabyak ng puso ni Angelo upang sa magkataon nilang pamumuhay ang iyong pinadadaloy na pagpapala ay mag-umapaw at magkaroon sila ng mga anak at makamit ng sambayanang nagpapala sa kanilang bayan. Magalak nawa sila sa pagpaparangal sa iyong ngalan. Makadulog nawa sila sa iyong kapag nasa pagsubok at kahirapan. Magkamit nawa sila ng iyong pagtuwang na kanilang ginagampanan. Makadama nawa sila ng iyong pagtulong sa kanilang pangangailangan. Makasamba nawa sila sa iyong kaisa ng sambayanang nagdiriwang. Pagpalain sila sa kanilang mga hinihiling at pasasalamat. Makasapit nawa sila sa pagtanda ng may kasiyahan sa piling ng lahat ng iyong mahal sa buhay hanggang marating nila ang iyong kahariang pagmamahalan sa kalangitan. Sa ngalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos, iisang pag-ibig, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
Panginoong Hesus, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, nag-unawaan, nagdadamayan, nagpapatawaran, naglilingkod tulad ni Kristo, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peaceful sa lahat. Peace be with you. Pinakamamahal ka ng Diyos, kapayapaan. Siya'y naging kordero. Handang mapiraso ng dahil sa pagmamahal. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng Kristo handang mapiraso, bahagi ang pagpapala sa nangangailangan. Kapayapaang pinagpapala mo ang bayan, iligtas tayo ng dugo at pag-ibig ng Diyos sa naging tao. Eto siya nagpakumbaba, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapapalad tayong tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May you share the word of love by giving right and good advice to others and the body and blood of Christ for the salvation of our family, relatives, and friends, our country, and the whole world. Sabihin po, marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Katawan ni Kristo. Amen. Amen. Para po sa gustong mangumunyon, pumila lamang po sa gitna. May liwanag.
sa iyong langit. Budyat ng kanyang pagdating, sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magiging ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Maaari na pong tanggalin ang nakatalagang abay ang kordon. Nahintay at pag-asa walang hanggan, nagagala sa kanya. Maaari na pong tanggalin ang kordon. Patibayin nawa ng paghahain ng aming ginanap at pinagsaluhan at pagtataling puso nila Angelo at Aislinn. Ang bigkis ng pag-ibig na iyong ibinigay ay patuloy nawang humigpit at tumibay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aislinn at Angelo, ngayon na tinanggap ninyo ang banal na sakramento ng kasal. Ang hapiling ko'y mumuhi kayo sa pag-ibig, katapatan sa isa't isa. Aislinn, pag-ibig mo'y patunayan sa pagiging buting may bahay na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Angelo, bahay mo'y ibigin gaya ng malasakit ni Kristo sa simbahang bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Amang nasa langit. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Humingi tayo ng biyaya at pagbabasbas. Naway si Jesus na maging panauhin sa kasalan sa Kana ay pagpalain kayo kasama ng lahat ng inyong mga pamilya, kamag-anak, kaibigan. Amen. Amen. Naway si Jesus na nagmahal sa kanyang sambayanan hanggang wakas, ay punuin ang iyong puso ng kanyang pag-ibig. Amen. Amen. Naway bigyan niya kayo ng matatag na pag-asa sa buhay na walang hanggan upang masaya ninyong antayin at nasain ang pagsapit nito sa buhay sa hinaharap. Amen. Amen. At pagpalain kayo ng pag-ibig ng Diyos sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Umay kayong mapayapa upang mahalin ang bawat isa at paglingkuran ang kalooban ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Palakpakan po ang bagong kasal. Ano, pwede na ba yung kiss? Beloved groom, ang iyong minamahal. Pwede na. Pakis at nag-aantay ang mga magulang at mga kaibigan. Ayan, dahan-dahan po. Palakpakan in Jesus' name.
Yan ang malalim. Relax. Okay. O, dahan-dahan. O. Okay, palakpakan. O, sige, sige. Relax. Reflect. Renew. Wow. Let us give them a round of applause. Magsiupo po ang lahat. Inaanyayahan ko ang bagong kasal na umakyat sa altar para pumirma sa ating kontrata. Our pictorial sequence. Next, may I call on the father of the bride, Mr. Roberto.